Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtogi ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtogi ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko na makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasami ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng Obispong si San Buenaventura, umunlad nawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipon na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayoy papanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang na mayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan ng aking mga magulang, sa yungib sa tapat ng bukid ni Ephrong Heteo. Ang libingang iyo'y nasa silangan ng Mamre sa may Kanaan. Binili iyo ni Abraham at doon siya inilibing pati ang kanyang asawang si Sara. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebeka at doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyo'y binili nga sa mga Heteo." Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nalagutan ng hininga. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, "Paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya?" Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, "Bago namatay ang ating ama, ipinagbili niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon,
namamanhik kami sa iyo, napatawarin mo na kami, alang-alang sa Diyos ng ating Ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit na lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot, hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyo ng Diyos para sa kabutihan, at dahil dooy naligtas ang marami. Kaya huwag na kayong mag-alala, ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang kalooban. Nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya sa 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim, gayon din ng mga apo niya kay Makir na anak ni Manases. Ang mga ito'y kinalong pa niya ng isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaak at Jacob. Pagkatapos, ipinagbili niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpa ninyo sa akin na pag kayo'y nilingap na ng Diyos at inialis sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na Kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa Kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Magsitayo po ang lahat. Espiritu, Alleluia.
inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa sa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahin ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na patulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Belzebul, ano sa kanila ay anemurain ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Huwag kayong walang natatago na di malalantad o nalilihim na di nabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag at ang ibinulong sa inyo ay iyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay sa katawan, ngunit nakapapatay ng kaluluwa. Hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay sa kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 21 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng maraming tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Si Jesus po sa ating ebanghelyo ay iniimbitahan po tayo na ang mabuting balita niya ay ipahayag sa lahat. Ibahagi ang kanyang mabuting balita at hindi ba yan naman ang misyon ng bawat Kristiyano, na ang mabuting balita ni Kristo na ating narinig at napagnilayan ay ibahagi sa iba. Pero alam din ni Jesus na hindi madali ang pagpapahayag ng mabuting balita. Kaugnay po ng ebanghelyo ho natin kahapon, sinasabi ho ni Jesus na uusigin kayo, ipapakulong kayo. Pero sabi ni Jesus, kung anong sasabihin ninyo, huwag niyong isipin. Kasi ang Espiritu ang magbibigay sa inyo ng inyong sasabihin at pagpapatotoo sa harap ng maraming tao. Kaya sa Ebanghelyo din natin ngayon, binibigyan din ni Jesus ng pag-asa ang kanyang mga alagad na hindi lahat tatanggap ng mabuting balita. May iba pa nga ho, pag binastos ang pananampalataya, i-justify pa ang mali, no? Mas mahirap naman yon. Mali ka na nga, ginastify mo pa. E di mali pa rin. Sabi ni Jesus, hindi lahat makakaunawa sa inyo, sa inyong pananampalataya. Ibababa kayo sa inyong pananampalataya at nanaisin ng iba na huwag magsalita. Pero sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Walang natatago na di nalalantad o nalilihim na di mabubunyag. Kahit gawin man ng ibang tao na ang mabuting balita ay manahimik, kahit gawin man ng ibang tao na ang pagpapahayag kay Kristo ay tumigil, sabi ni Kristo, hindi mangyayari yan. Laging may pagkakataon na ang mabuting balita ay patuloy na maipapahayag. At sino magpapahayag ng mabuting balita? Tayong lahat ho. Bilang Kristiyano, ang pananampalataya natin ay binabahagi at ang mabuting balita ni Kristo
ay binabahagi natin sa iba. Ang mabuting balita na pinag-uusapan sa mga maliliit na pagkakaibigan, sana mag-level up na rin tayo para ipahayag ang kanyang kabutihan. Kaya ang imbitasyon ho sa atin bilang Kristiyano ay mag-level up na tayo. Hindi lang tayo tagakinig ng mabuting balita. Hindi lang tayo nagdadasal lamang at nagsisimba. Pero mula sa pagsisimba natin, mula sa pagdarasal, pagnonobena, nagle-level up na tayo na ang mabuting balita na ngayon ay ibinabahagi na ho natin sa iba. Yumayakap na tayo sa misyon na inaatas sa atin ni Kristo. Ang santo pong pinagdiriwang ho natin ngayon, si San Buenaventura, ginamit ang pagkakataon na ipahayag ang mabuting balita ni Kristo sa pamamagitan ng pagtuturo. Siya po ay isang guro. Siya po ay guro ng mga hari, ng mga matatalino, at kaibigan po siya ni St. Thomas Aquinas, o yung patron ho ng UST. O, magkaibigan po sila. At sa totoo nga ho, si San Buenaventura din po ay nag-aral kay Santo Tomas, hindi ho UST yung tao ho mismo, yung santo ha. Siya po ay nakinig kay Santo Tomas at naging dalubhasa. At ginamit niya yung pagiging dalubhasa niya sa karunungan para ipahayag ang mabuting balita ni Kristo. Kaya magandang imbitasyon din sa atin ng ating ebanghelyo, ng ating santo ho ngayon, na gamitin natin ang bawat pagkakataon, kung asan man tayo, kung ano man ang araw-araw nating gawain, na huwag maging secret ang mabuting balita kung hindi ipahayag natin ito sa lahat. Sa lahat ng ating nakakadaupang palad, lalong-lalo na ho sa ating pamilya. Ibahagi natin ang mabuting balita ni Kristo, huwag nating ikahiya ito. Amen. Magsitayon lahat. Minamahal ko mga kapatid, natitipon bilang isang komunidad na nagdiriwang ng misteryo ng ating kaligtasan na mulat sa ating kaisipan sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Dumulog tayo sa panalangin sa Diyos, ang ating walang hanggang Ama. Ang ating itugon, Ama, pinagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang Santo Papa, mga obispo at mga tinawag, naway maging gabay ng bayan ng Diyos upang umakay sa sangkatauhan, sa kaalaman at pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Tayo naway mabigyan ng biyaya na harapin ang mahihirap na pagsubok na may katapangan. Nalalaman na panig sa atin ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang mga kabataan, naway magnilay sa tawag ng pagiging pari o relihiyoso at relihiyosa upang mapaglabanan nila ang pagdududa, takot at kalituhan. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makadama ng kagalingan at kasiyahan na tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Iyong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Makalangit na Ama, ipinauubaya namin sa iyo ang aming mga mithiin
Bigyan mo kami ng lakas na makasunod sa iyo sa gitna ng mga pagsubok at paghihirap. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ito na inihahain namin gumugunita kay San Benaventura upang ang mga ito ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa iyong tulong na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Buenaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran, sa pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayan ng mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin,
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapaglitas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harap ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Paalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at
pambansang dambana ng itim ng Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming sa katawan at dugo ni Kristo ay nagsipakinabang, ay dumadalangin magkamit ng tiyak na kaligtasan na aming ginaganap ng buong katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng buong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati.